we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Isa ang patay matapos tamaan ng kidlat ang magpinsan sa Tagudin, Ilocos Sur. May ulat si Ivy Hernando. Punit at halos nagkapira-pireso pa ang damit ng 25 anyos na si JV Navarro matapos tamaan ng kidlat habang nasa tabing dagat ng Barangay Tampugo, Tagudin, Ilocos Sur. Kasama rin noon ng biktima ang pinsan nitong 15 anyos. Pagdating po namin doon is unconscious po yung isang biktima. No pulse, no breathing, so nagkontak agad kami ng CPR. Agad na isinugod sa paggamutan ang biktima na nalapnos ang balat pero kalaunay binawian ng buhay. Kwento ng ama ng biktima, pilit daw na nagpapaalam si JV para ayusin ang kanilang fishing net pero hindi raw siya pumayag dahil sa malalakas na kulog. Kung natin tumbig natin na lang, Astoy ko na, kunaan pa pa, usapan pa pa yung mall, kunaan na. Isinugod din ang pinsan nito na kasamang nakahawak sa inaayos na fishing net ng biktima pero nasa maayos ng kalagayan. Nasakit ama sa siglaan, kung maaakumunan na nagkagagaro. Pag may mga thunderstorms po talaga, talagang delikado po sa mga open spaces. Doon po kasi pamatang madalas yung kidlat. And at the same time po, avoid po using your cellphone kasi doon po nag-attract po yung kidlat. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Construction worker nahulog mula sa ika-apat na palapag ng gusali sa La Union, tutukan sa report. Nagtamo ng mga sugat sa katawan si Ram Philip Buen. Itinakbo sa paggamutan ng biktima matapos mahulog mula sa ika-apat na palapag ng ginagawang gusali sa Baknotan, La Union. Pumasok umano na construction worker ang biktima. Galing po siya ng fourth floor. Na-out balance po yata doon dahil may ginagawa pong bubida ng building. May inabot po siyang kahoy. Na-out balance po. Doon hanggang po nahulog po hanggang sa ground floor. Base sa investigasyon ng pulisya, walang suot na safety gear ang biktima. Wala po siyang suot ma'am na harness or safety belt. Medyo critical po itong kalagayan ng ating biktima. Nahampay mo nga natawunan na nagtrabaho dyan. Bulan pa'y mula ang ma'am. Hindi rin umano inakala ng mag-anak ang mangyayari sa anak. Humihingi sila ng dasal para sa agarang paggaling ng biktima. Kanyang parents, nakikipuntak naman na daw yung kontraktor sa kanila. At willing naman daw na tumulong kung ano man po yung gagastusin po nila sa ospital. Joan Punsoy, Balita Amianan. Dalagita nalunod sa swimming pool ng isang resort sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Ang
masaya sanang family outing. Nauwi sa trahedya matapos malunod ang 13 anyos na si Angela Nicole Tando habang naliligo sa swimming pool sa isang resort sa Calasau, Pangasinan. Dinala pa sa ospital ang biktima, pero kalaunay binawian din ng buhay. Ayon sa kaanak, inatake ng epilepsy ang biktima habang naliligo sa swimming pool. Sana po magkaroon po silang lifeguard doon, mabantayan po yung mga batang nagsiswimming doon at saka dapat may contact po sila ng ambulansya para po kung in case of emergency na may mangyari na ganun pa rin, may takbo ka agad sa ospital mo. Sumaklolo ang ilang opisyal ng katabing barangay. Pinatawagan ko po si yung mayari po. Tutulong daw sila ma'am sa gastusin nila dahil sinabi rin ni Kapitan Paris na mahirap ang buhay, talagang walang-wala. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng resort. Kaugnay nito, nagsagawa ng surprise inspection ang mga otoridad sa ilang resort sa bayan. May mga minimal na hindi lang nakukomply. Tulad ng mga lifeguards, dapat ma'am, mayroon po silang regular na lifeguards every pool. Dapat mayroon po yun. Tapos mga lifeguard equipments. Kulang po yung mga signages, kumbaga yung mga warning sign. Tapos kailangan din ng yung mga guardian na kasama ng mga bata para mabasa nila yung mga warning sign na alam nila kung saan po nila pwedeng mag-swimming yung mga bata. Mahalaga rin daw na maglagay ng signages at instruction sa bawat pool area para sa mga bisita. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Binaha ang ilang lugar sa Dagupan City dahil sa naranasang malakas na pag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell! Si Jay, may ilang baralong drainage kanal na naging dahilan umano ng pagbaha sa ilang lugar dito sa lungsod ng Dagupan kahapon nang maranasan ng malakas na pag-ulan. Sa kuha ng amateur video, makikita ang baha sa ilang bahagi ng barangay Pugo Chico sa Dagupan City dahil sa naranasang malakas na ulan. Namuuri ng tubig sa ilang pangunahing kalsada ng lungsod. Nahirapan ang mga motorista at bumagal ang daloy ng trapiko. May baha rin sa bahagi ng barangay Tapwak. Pag malalim, hindi na kami umabot sa dulo, banda rito lang. Kasi umabot hanggang flooring yung tubig. Mahirap na, baka tumirik yung makina. Ang ilang residente, napipilitang lumusong sa baha. Ganito ang karaniwang sitwasyon dito sa Quezon Road sa may barangay Tapwak, Dagupan City tuwing high tide. Ayon sa mga residente, nagsisimula daw yung pagbaha tuwing alas 5 ng madaling araw. Sa looban pa ng barangay, mas mataas ang level ng baha dahil mas mababa ang lugar. Within 2 hours and 3 hours, automatic wala na rin yan. Unless na rin na medyo mababa yung area nila, kaya medyo na naiiwan pa yung tubig. Ayon sa PAGASA, epekto ng localized thunderstorm at habagat ang mga nararanasang pag-ulan tuwing hapon at gabi. So weekend, maranasan pa rin natin kasi nandiyan pa rin yung tinatawag natin na weather system na southwest monsoon. So asahan natin na makakaroon tayo ng kada hapon at saka gabi makakaroon tayo ng manawanakang pag-ulan. Si Jay, ilang oras pagkatapos maranasan nga yung pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan ay agad ding humupa yung baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin yung ang declogging operation ng otoridad sa mga barangay para malinisan ang mga baradong drainage canal. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. Dalawang panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Mangaldan, Pangasinan. Alamin sa report. Isang 43 anyos na lalaki at isang senior citizen ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Mangaldan. Nasa 30 ang kasalukuyang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Base sa tala ng Rural Health Unit, Lingguhan ang pagdating ng supply ng bakuna kontra COVID-19. Malaking bagay daw ito para sa mas mabilis na vaccination rollout. Actually, as compared to previous month, noong May, June, ganyan po, mas mabilis siya ngayon kasi parang every week meron pong dumarating. Mapapansin din naman po natin, ngayong tumataas yung number ng mga nababakunahan, tumataas din yung demand. Panibagong supply ng bakuna ang dumating ngayong Linggo. Limitado pa rin ang supply ng bakuna sa kabila ng regular na pagdating nito. Kaya prioridad pa rin umano ng RHU, ang mga senior citizen at mga OFW na paalis ng bansa. Pasok na sa A1.8 category ang mga OFWs natin, provided na aalis na sila within 4 months. Malaking bagay naman umano para kay Nurse Remedios na maging prioridad sa vaccination rollout. Hindi ako natatakot kasi may protection akong
nandito na sa akin. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga kapuso, umabot na sa 184,554,032 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University Medicine Coronavirus Resource Center. Umabot na sa 1,450,110 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ng 4,289 na bagong kaso. Umakyat naman sa 224,278 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Rider patay matapos magulungan ng dump truck sa San Nicolas, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Naputol ang dalawang paa ng isang rider ng motorsiklo matapos magulungan ng dump truck sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Romel Andres, 25 anyos. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang rider sa kanang bahagi ng kalsada at may nabangga siyang tricycle. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at pumailalim sa nilampasang dump truck. Dinala pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng dump truck. Ayon sa pulisya, desidido raw ang kaanak ng biktima na magsampa ng kaso laban sa driver. Mga sugat sa mukha at pilay sa binti ang tinamo ng isang ginang mula sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nabundol daw ang ginang ng isang motorsiklo. Pero, imbes na tulungan, tinagbuan pa siya ng rider. Nasira rin ang sinakyang bisikleta ng biktima na hiniram lang sa kaanak. Kung sakali man tayo mag-aksidente, huwag natin iiwanan kasi importante po ito. Especially kung ang tao ay nabangga natin, madala natin kaagad sa hospital. CJ Torida, Balita Amianan. Pot session ng ilang minor de edad sa Vigan City, Ilocos Sur na bisyo ng otoridad. Narito ang report. Matapos magkaabutan ng buybus item sa target ng operasyon, sa 17 anyos na lalaki sa Vigan City, nagtangka umano itong tumakbo papasok sa kanyang tinitirhan. Dahilan para habulin ng pulisya. Ang tangka niyang pagtakas, naging daan para mabisto ang limang iba pa na abala sa pot session gamit ang hinihinalang marihuana. Arestado ang 6 na katao, 4 sa mga ito minor de edad. So nung pagpasok niya sa bahay, sinundan nila. Eh tamang-tama naman, nasa pubo sila. Kaya nahuli sila lahat. Pinakamain subject is humihingi siya ng pasensya. Wala raw ideya ang kaanak ng dalawang babae. Awang may magbagbaga na awan. Dahil ka na barbarkada man, dekwana. Mataya mang pampanuno man. Nagliga lang ang tagsapol, dekwartan man. Tapos madama ko kastoy man. Taurin nung adung nga magbaga, inal daw nga magbaga. Surat tabi na isa. Narecover ang ilang pakete ng hinihinala marihuana, kabilang ang marked money at improvised tutor. Isinailalim na sa drug test ang 6 at hinihintay na lamang ang resulta. Ita-turnover sa DSWD ang 4 na minor de edad habang ang 2 maaaring maharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amianan. Isang universidad sa Dagupan City ininspeksyon ng CHED matapos umapela ng limited face-to-face classes. May ulat si Russell Simorio. Nagsagawa ng inspeksyon ng Commission on Higher Education sa isang universidad sa Dagupan City matapos umapela na payagan sila sa limited face-to-face classes sa health-related program. Ayon sa CHED 1, bago sila bigyan ng authority to offer limited face-to-face, kailangan na pasado sa evaluation at pasok sa standard ang mga gagamiting pasilidad. If na-comply nilang lahat yung mga requirements based on joint memorandum circular ng CHED at Department of Health, maybe that will be the time na pwede nang ma-issue yung kanilang authority to offer limited face-to-face sa kanilang BSN program. Sa ipinadalang mensahe ng isang opisyal ng universidad, saka na lang daw sila magbibigay ng pahayag ukol dito
hihintayin daw muna ang desisyon ng CHED. Ayon naman sa Commission on Higher Education, may ilang universidad na dito sa Rayon 1 ang nabigyan ng authority to offer limited face-to-face classes sa mga nag-aaral ng medisina. Mahigpit naman daw ditong sinusunod ang safety and health protocols para makaiwas sa banta ng COVID-19 ang mga estudyante at mga nagtuturo. Kabilang sa mga nabigyan ng authority to offer limited face-to-face, ang clerkship program ng College of Medicine ng Lyceum Northwestern University sa Dagupan City, ilang medical courses ng Virgen Milagrosa University sa San Carlos City at Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Dahil laboratory-based po kami at kailangan po namin matutunan ng mga technical skills na kung saan marami po sa amin ang hirap makakope up sa aming mga teachers dahil nagkakaroon po ng problema sa internet connection. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Swab testing sa mga pig pen, sinimulan na ng Office of the Provincial Veterinarian sa Pangasinan. Silipin sa report. Sinimulan na ng Office of the Provincial Veterinarian sa Pangasinan ang swab testing sa mga pig pen, kung saan inalagaan ang mga baboy na tinamaan ng African Swine Fever. Bahagi ito ng proseso ng Swine Repopulation Program ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng swab testing sa mga pig pen, malalaman kung meron pang virus na magiging basihan kung ASF free na ang isang lugar. Ito pat lang namin doon sa diagnostic laboratory tapos nadalhin namin sa Manila. Mahigit 200 alagang baboy ni Jericho Francisco ng Barangay San Isidro, Surbin Mali, Pangasinan ang tinamaan ng ASF Enero nung nakaraang taon. Katumbas ito ng halos 3 milyong pisong pagkalugi. Pero umaasa siya na may babangon niya muli ang kanilang negosyo. Siguro maraming mga nag-stop na at ayaw na, pero kami mag-start ulit, so sana po tuloy-tuloy na. Sa oras na matapos ang swab testing, sisimulan na rin ang paglalagay ng Sentinel Pig sa mga pig pen sa Pangasinan. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Inuming gawa sa purong kakao, ating lasapin ngayong tag-ulan sa report. Chocolate Moist Dream Cake, gluten-free chocolate cake. Ilan lamang ito sa mga produkto kung saan bida ang tsokolate. Pero ngayong pinagdiriwang ang World Chocolate Day, ituturo sa atin ni Chef Darin ang ipinagmamalaki nilang tablay at chocolate drink na gawa sa kakao. I-roast lang po siya, roast, and then gigilingin. And then, yun na, ready na siya for cooking. Simple lang ang paggawa nito. Magpakulo lamang ng tubig sa isang pan at ilagay ang tableya. Isalin sa isang teacup. Pwede rin umano maglagay ng iba't ibang pampalasa tulad ng cinnamon. Sa ibang drinks na chocolate, nagkakaroon na siya ng processing, nagkakaroon na siya ng sugar, nagkakaroon na siya ng mga ibang chemicals na para sa preservatives. Pero sa dito sa atin, gumagamit tayo ng fresh. Alam niyo ba mga kapuso, ayon sa ilang eksperto, ang pagkain o pag-inom ng tsokolate ay may maidudulot ding maganda sa katawan ng isang individual. Ang dark chocolate daw kasi o yung 100% cocoa ay may maraming sustansya. Mataas din umano ang antioxidant level nito. Maaari din umano ito makatulong na maiwasan ng ilang sakit gaya ng cancer. Nakakababa din umano ito ng blood sugar at cholesterol level. Pero tulad pa rin ang paalala ng health authority, lahat ng sobra ay masama kaya mainam pa rin maghinay-hinay sa pagkain ng tsokolate. Nasobrahan naman natin, ayun nga, pwede tayong maging obese or magiging overweight. Prone tayo sa mga lifestyle diseases, kagaya ng mga diabetes, heart disease at cancer. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Patay matapos saksakin ang 51 anyos na si Arnold Cabredo sa Tagudin, Ilocos Sur. Suspek ang kanyang biyanan na si Feliciano Acosta, 74 anyos. Tinawag pa raw ng suspek ang biktima para kumain pero maya-maya ay nakita ng nagdurugo ang ulo ng suspek mula sa mga saksak ng gunting at tama na martilyo kaya dinala sa ospital. Hindi raw agad nalaman na may saksak ang biktima sa dibdib at tiyan kaya dinala rin sa ospital pero kalaunay nasawi. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente.
Magkasunod na pagpaslang sa ilang opisyal ng barangay, ikinabahala ng pinuno ng Liga ng mga Barangay sa Pangasinan. Sundan sa report. Ikinalulungkot ng mga opisyal ng Liga ng mga Barangay sa Pangasinan ang magkasunod na pagpaslang sa ilang barangay official sa probinsya. Nitong nagdaang weekend, isang barangay chairman ng Lawak Pangasinan ang pinaslang na sinundan ng pagpaslang sa isang barangay kagawad sa Aguilar. Mabilis ang pagresolba sa kaso, ang hiling ng Liga sa pulisya. Kung iisipin at tsaka titignan yung mga pangyayari na basta-basta ka nalang lalapitan, aantayin sa sarili mo pang bahay at bakod, tapos bigla ka nalang babarilin, mahirap. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa magkasunod na insidente. Hindi natin sinasantabi yung eleksyon na paparating. No? Part of the investigation, part of the inquiry ng ating mga investigador at mga operatiba ay yung papalapit na eleksyon. Sa regular na pagpupulong ng Liga ng mga Barangay, isa sa pinag-usapan ang dapat na pag-iingat ng mga opisyal, lalo na ngayong nalalapit ng paghahain ng kandidatura para sa susunod na eleksyon. Hindi natin alam kung ano talaga yung nagmo-motivate sa mga ganitong mga tao na gawin yung mga ganong mga bagay na lahat naman siguro pwedeng pag-usapan, pero mas pinipili nila yung masamang gawain na ganyan. Hindi raw maiiwasan ang paglapit ng mga kandidato sa mga opisyal ng barangay para humingi ng suporta. Pero ipinaalala ng presidente ng Liga ng mga Barangay na maging neutral lang at gawin ng maayos ang trabaho. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Pagbisita sa detention facility ng Vigan City Police Station, pansamantalang ipinagbawal matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang detainee. Ang detalye sa report. Ipinagbawal muna ang jail visit sa detention facility ng Vigan City Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang suspect na naaresto sa bypass operation. Pinasubject natin sila ng antigen at nag-positive sila ng antigen, so automatic na dinala natin sila sa isolation facility. Naka-quarantine ang first level contact na police personnel. Binatikos ng ilang netizen ang inilabas na datos kaugnay sa signs and symptoms ng COVID-19 patient na toothache. Ayon sa health authority, hindi nagkamali sa inilagay na sintomas. There are articles issued discussing na talagang possible ang lahat ng signs and symptoms, including yan nga, dental and oral problems. Ang post tila pinagtripan pa ng ilang netizen. May nag-edit at naglagay ng ibang sintomas na ikinadismaya ng otoridad. So kung magpapas sila ng dahil sa mga toothache or uncommon symptoms, you know, hindi kami yung nakakatawa kung hindi sila. The fact that we're showing this, we are presenting the facts to them is because we want to educate them. May pananagutan ayon sa otoridad ang mga individual na siyang nag-edit sa post. Iimbestigahan raw nila ito lalo pat hindi biro ang kinakaharap na pandemya. Paliwanag naman ng Ilocos Dental Chapter. Sa ngayon po kasi wala pa talagang study tungkol sa toothache as primary symptoms ng COVID-19. No? Pero may mga article na nagsabi na ibang COVID patients nakaranas ng oral problems after acquiring COVID-19. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Pag-anunsyo sa brand ng bakuna, ipinatutupad sa mismong vaccination site para maiwasan ng dagsa ng mga magpapabakuna. Narito ang report. Tuloy-tuloy ang vaccination rollout sa mga probinsya sa Region 1. Kasabay nito ang pagpapatupad ng brand agnostic policy. Ibig sabihin, sa mismong vaccination site na iaanunsyo ng health authority ang brand ng ituturok na bakuna. Maaari pa rin po silang tumanggi kung ayaw po nila yung brand po ng bakuna nandun po sa vaccination site. Ngunit paalala po ng Department of Health, yung kanila pong slot ay mapupunta po, no, doon sa kababayan po natin na gusto ng magpabakuna sa araw na iyon. Sa Lingayan, Pangasinan, mahigpit na sinusunod ng Rural Health Unit ang brand agnostic policy. Pero hanggat maaari, kinukumbinsi pa rin ng otoridad ang publiko na iwasang mamili ng brand ng bakuna dahil ang pinaka-epektibo pa rin daw na bakuna ay ang available na bakuna sa mga vaccination site. First dose lang to, madam. Siyempre, masaya. Lingayan have a population of 110. Pero siyempre, hindi naman lahat eligible. Well, siguro tayo ngayon ay naka-50 na tayo, nakakalahati na rin tayo ngayon.
Sa record ng CHD Ilocos, as of July 4, 2021, umabot na sa 348,706 ang nabakunahan sa rehiyon, 263,855 ang nabakunahan na ng first dose, habang 84,851 ang nakakompleto na ng two doses. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.